Matapos maipalabas sa TV Patrol ang pagkumpiska ng Calabarzon Highway Patrol Group ng mga sasakyan mula sa umano'y car loan scam, halos 20 complainants pang nagsabing na biktima rin umano sila ng isang Eleanor Rosales. Iyak ng iyak ang negosyating si Shirley dahil hindi raw niya sukat akalain na maloloko siya. Naengganyo raw si Shirley na ipagabit ang pangalan niya sa pangungutang ng anim na mamahaling sasakyan, kapalit ng 200,000 pesos mula kay Rosales. Base raw sa kasunduan nila na kay Rosales ang mga sasakyan at siyang magbabayad ng monthly amortization. Pero bigla na lang daw nakatanggap si Shirley ng sunod-sunod na demand letter mula sa mga banko. Sinisigil na siya ng halos 1,000,000 piso at ipinasusurrender ang anim na sasakyan. Ang masakit po sa akin, nag-close ho yung mga negosyo ko. Ngayon po, dinumihan niya yung pangalan namin sa banko. Yung paghahabol ng banko, nakaka-stress na ho. May mga anak ako. Naapektuhan din anya ang relasyon niya sa kanyang asawa at mga biyanan. Na-ER na po ako na isang araw kasi yung asawa ko hindi lang ako kinakausap ng isang buwan na. Hiniwalay na ako na asawa ko. Nawalan po ng tiwala sa akin yung mga kapamilya namin dahil ako nagpaloko daw ako. Tatlong sasakyan naman ang inahabol ng banko kay Aling Marsa at isa mula kay Girlie. Mga walang niya kayo. Ibalik mo na lang ang mga sasakyan para ibalik namin sa bangko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Halos isang buwan na akong hindi nakakatulog dahil sa iyo. Minessage ko po si ma'am, pati po yung agent niya na isauli na lang yung sasakyan, isasoli namin sa bangko para po mawala na rin po yung burden. Kasi po sa totoo lang po, hirap na po kami. Matutulog kayo, iniisip mo yung sasakyan na hindi mo naman ginagamit. Humarap naman sa ABS-CBN News si Rosales at bariing pinabulaan ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Hindi rin daw galing sa kanya ang 28 sasakyang na recover ng HPG. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo dahil ako, 20 years na po ako sa car business. Kahit nagkakaproblema ako, inaayos ko po. Ang bahay namin, walang tao. Dahil hindi kami makauwi, pati mga anak ko. Kahit hating gabi, inaamin ng mga pulis sa amin, pabalik-balik sila sa bahay namin para makuha ako. May buwelta si Rosales sa mga nagre-reklamo laban sa kanya. Bayaran nga po nila yung idinaw namin, yung inilabas naming pera. Lahat po ng unit pwede po nilang makuha. Hawak ko po lahat ng dokumento na isinabmit ko noon sa HPG. Kung talagang doon pa lang po, hindi ho ako bayad, hindi ako updated. Hindi na ho ako palalabasan ng HPG, hindi ako pa uuwiin. Inakusahan din ni Rosales ang Calabarzon HPG ng harassment at tangkang pangingikil. May mga sasakyan po ako sa HPG na hinohold ng mga officer. And then parang ang gusto pong mangyari, may nagsabi ho kasi sa akin na kailangan niyan, magbigay ka. Magbigay po ng monthly. Para saan po yung monthly po? Parang ano po, protection. Para hindi po nila kami gagalawin. Pababayaan lang po nila kami sa negosyo namin. Hindi po ako pumapayag sa ganun dahil legal po ang negosyo ko eh. Hindi po namin na kayang gawin yan at sa pamunuan ni Chief PNP De La Rosa, ang aming boss, ay yan po ay mahigpit na pinagbabawal at hindi po dapat gawin. Pag-iisahin na lang ng mga biktima ang kanilang mga reklamo para masampahan ang kasong large-scale estafa si Rosales. Pero kumpiyansa si Rosales na malulusutan niya ang kaso. Dominic Almelor, ABS-CBN News.